Welcome back to WorthBee's Trending Updates. Top 5 na mga hindi dapat gawin kung ikaw ay nasa South Korea. Ang Korea ay isang napakasimpleng bansa, sikat sa mga kultural na katangian nito at isang komportable at maginhawang kapaligiran sa turismo. Ngunit sa katunayan, ang Korea ay isang napakakakaibang bansa sa maraming aspeto. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga bagay na hindi nyo dapat gawin habang kayo ay nasa Korea. 5. Kultura ng pag-inom. Kapag umiinom ka kasama ng mga Koreano, may ilang mga kultural na kasanayan na dapat mong malaman, lalo na kapag umiinom ka kasama ng iyong mga nakatatanda o kahit sinong mas matanda sa iyo. It is considered rude to drink facing your elders. As a younger person, you are expected to turn your head to the other side while drinking para hindi ka makita ng matanda na umiinom. Para sa mga matatanda, talagang napakawalang galang na uminom sa harapan nila. Kung ikaw ay mas bata, ang pinakamagalang na paraan ng pag-inom ay, iharap sa gilid ang iyong ulo kapag umiinom ka, o takpan ito ng iyong kabilang kamay habang umiinom. 4. Checkout. Maraming bansa sa Asia ang nakasanayan ng mag-abot ng mga credit card sa counter para sa pagbabayad, lalo na sa South Korea. Kung maglalagay ka ng pera sa iyong mesa pagkatapos mong kumain, maaaring magtaka sa iyo ang waiter. Napakabastos na maglagay ng card o cash sa counter at hayaan ang waiter na kunin ito sa checkout sa Korea. It feels like throwing money to someone else, kaya karamihan sa mga Korean waiter ay hindi mag-e-expect na mangyayari talaga ito. 3. Paggalang. Iginagalang ng mga Koreano ang matatanda. Marahil ay napansin mo na ang ilang mga upuan ay palaging bakante kahit na ang buong tren ng subway ay masikip. Ang mga upuang ito na may karatula sa larawan sa itaas ay mga upuang nakalaan para sa mga matatanda, may kapansanan, mga buntis, at mga bata. Gaano man kasikip sa subway, hinding-hindi uupo ang mga kabataan sa mga upuang iyon. Parehong bata at matatandang Koreano ang iniisip na ang mga upuang ito ay dapat na eksklusibo sa mga taong ito. Sa makatuwid, kahit na ikaw ay talagang pagod, hindi ka dapat maglakas loob na umupo sa mga upuang iyon kapag gusto mong magpahinga. Ngunit mapapansin mo rin na kapag ang mga kabataan ay nasa bus, ang mga kabataang Koreano ang madalas na pumupunta sa mga eksklusibong upuan. Gayunpaman, kung ang isang matandang tao o ibang taong nangangailangan ay sumakay sa bus, ang mga kabataan ay palaging nagbibigay ng kanilang mga upuan. 2. Pagkain at pag-inom sa bus. Ang mga bagong regulasyon sa bus ng Korea ay matagal nang nasa kalsada, ngunit maraming manlalakbay ang hindi talaga nakakaalam. Ano man ang maaaring mangyari, hindi ka dapat kumain o uminom sa bus. Hindi ka rin pinapayagang magdala ng pagkain sa bus. Kung nalaman ng driver ng bus na ikaw ay kumakain o umiinom sa bus, karaniwang sasabihan ka na bumaba sa bus at posible ding pagmultahin, pinahihintulutan ang mga bote ng tubig at iba pang mga bote na may takip, at allowed ito sa subway. 1. Calling a person affectionately. Dapat malaman ng lahat ang tungkol dito sa palagay ko. Ang mga bida sa mga Korean drama ay palaging tinatawag na opa. Pero sa totoo lang, kung tatawagin mo ang isang tao na opa at hindi mo pa ito nakikilala, medyo kakaiba ito, pero naniwala ako na karamihan sa mga Koreanong lalaki ay nasisiyahang tawaging ganoon. On the contrary, when boys call girls nuna, girls don't appreciate it too much kasi feeling nila tumatanda na sila or something. Bagamat karamihan sa mga Koreano ay hindi nasasaktan sa paggawa ng mga pagkakamali o mga hindi kapamilyar na gawain sa lugar nila, at dahil ikaw ay isang dayuhan, hindi ba mas mabuting subukan ang pagiging magalang? Kahit saan ka man naroroong lugar, bago ka pumunta sa Korea, matutong alamin ang mga dapat at hindi dapat pwede. Para walang maging problema at maging masaya sa inyong paglalakbay sa Korea. Kayo, may balak ba kayong pumunta ng Korea? O hanggang panaginip na lang? Thanks for watching. Don't forget to subscribe, follow, like and share for more updates. Thank you and God bless.